This is Bomb Hoops Podcast. Okay, moving on to our last topic for today would be the recent news lang naman na si Thirdy Ravena. Thirdy Ravena moved to Japan for the Japanese B-League na yung top league ng basketball in Japan. Na ngayon is nahati actually to two conferences lang. The data is three. Since yun nga, meron tayong issues with the pandemic that's going on. And in Thirdy Ravena's debut and his recent game with his team, the San Antonio Phoenix, nag-produce siya ng numbers of 13-3-3 and 12-8. So I think that would be considered as a great performance na. So what do you think? Considering na 10-minute quarters to, maganda to. Kasi imagine getting 8 rebounds. Sa height mo na yun. Mm-hmm. At 6'2". So, I mean, hindi naman siya ganun kaliit. Pero at the same time, hindi siya big man eh. Pero nakaka 8 rebounds siya. And for a 10-minute quarter, 10-minute quarter game, that's around 11 to 12 rebounds a game. Parang yun na yun. Mm. Kung i-convert mo siya sa 2 per 36 minutes eh. And considering yung minutes na nilaro niya, he's not even playing at least 2/3 of the game or 3/4 of the game. Yung first game niya, he only played 21 minutes. Imagine kung naglaro pa siya na mas matagal, di ba? Maybe yung efficiency off, maybe he would have taken bad shots. Pero still, the numbers would have been better. So ayun na, I think kasi, mas mataas kasi ang level of basketball sa Philippines. Tignan mo na lang sa mga past Asian competitions na ngayon lang talaga lumakas yung Japan dahil kay Rui Hachimura. Pero the previous nan, hindi naman tayo nalalagpasan ng Japan eh. Mm-hmm. So I think factor na mas mababa ang level of basketball in Japan. However, the money talks. Yeah, the money talks. And Thirdy Ravena is just came out of college. Tapos ganun level na agad siya mag-provide sa team niya. He is actually playing against grown men dito sa league na ito with imports, mind you. So, to produce those kinds of numbers, not bad na to kasi he's playing as an import there. Mm. Tapos talaga nagpapakita siya. Hindi siya yung porke na masabi lang na nakasali tapos binabang ko. Hindi. Major yung minutes na piniplay niya. Mm. And he's playing at a position na hindi naman siya ganun ka-familiar. Although, nakita naman natin in his UAAP career na he's all-around guy. Pero he's used to playing small forward and now he's playing shooting guard. And it's a big change to be kung titingnan natin because forwards usually don't handle the ball that much. And now na shooting guard siya, he's handling the ball much more. Mm. And considering na nga na all-around guy siya, although sanay naman siya, it's still a big transition. Ayun nga, pero magaling talaga eh. And I think he's one of the best Filipino players right now. Kaya kasi yung pass na na leg ng FIBA Asia, naglaro to. And siya yung best player nun. So, talagang mga professional players kalaban nila nun. And yet, he still stood out. Mm. Diba? So, talagang talented tong si Thirdy Ravena. And I don't buy yung mga nagsasabi na all hype lang. Hindi, magaling talaga to. And he grew from the system of Tab Baldwin sa Ateneo. So, expect a lot of things out of Thirdy Ravena. And he knows to play the game of the international level given na yung coach nga niya is si Tab Baldwin. And considering Thirdy na I think he's considered an athletic freak na rin given na galing siya ng Pilipinas. And di naman yung lineage naman nila, although athletic naman sila given na lahat naman sila considering na yung tatay niya is a player turned coach, yung kapatid niya is a player, pero still to be able to play against foreigners na considered to be more athletic than Asians, that's a big thing already.
So let's move on sa ano naman, sa money talks. Kasi kaya gusto ko rin yung move na ginawa niya. Syempre, yung kinikita niyang pera, face it, ano, parang max contract sa PBA to. Ganun siya kaya, ganun kalaki yung pera na natatanggap niya. So, kung i-compare natin, mas malaki yung kinikita niya kaysa sa kuya niya, di ba? Yun yung masakit doon eh. And, if you think about it, I think, kung papasok actually si Thirdy sa PBA, he might be better than his brother Kiefer. Ah, no, no, no. Not yet. Veterano maglaro tong si ano eh, si Kiefer. Pero yung length, yung natural gifts, I think he has more than Kiefer. Ma-shooter si ano, ma-shooter lang si Kiefer. Oh yeah, ma-shooter lang si Kiefer. Tap ang the ang what I'm trying to say naman is for college players, hindi lang PBA ang option ninyo. Hindi porke wala kayo sa PBA, wala na. In fact, maraming Filipinos ang naglalaro sa ASEAN Basketball League as imports. If si Stan, you know, came from there, di ba? Yeah, si Stan. Paul Zamar of the San Miguel Beermen. Nanggaling siya sa ano, sa Mono Vampire team. Tapos, even back then, maraming mga ano, mga washed up na PBA players na nare-revive yung career nila pag naglalaro sila overseas. Just like Leo Avenido. I mean, I think he was a PBA player nung 2000s. Tapos, I think early 2010s or late 2000s, pumunta siya ng ano, ASEAN Basketball League just to play basketball. Tapos ayun, naging household name pa siya sa ano, sa team na nilalaruan niya. So, ano, I think this should be a wake-up call for the college Filipino basketball players out there na hindi lang PBA ang ano, possible destination ninyo. Pwede kayong maglaro sa ibang bansa. And in fact, you can make more money kung maglalaro kayo sa ibang bansa. So, sana itong ginawa ni Thirdy Ravena will start a revolution sa mga college basketball players to pursue higher dreams and to pursue more money outside the Philippines. And not to say na mababa yung level of competition dito sa atin compared sa overseas, because admit, kung titingnan nga natin is mas mataas yung level of competition dito compared to Japan. Pero imagine moving to the ABL or moving to China or to the leagues in the minor leagues in Europe kung doon ka maglalaro as a Filipino player. I think malaking impact yun to be playing better players overall compared to the competition here. Yung experience overseas to be coached by better coaches, I guess, yung mga higher level of competition. Tapos pagbalik mo dito, madadala mo yung learnings mo doon. And you can earn the money that you want now given na yung talent na nakuha mo and yung development na nakuha mo. I think that's a big possibility for players, for young players. Tsaka young players should explore that option na din. Kasi it's, ano na, the basketball game is growing international na. And ayaw naman natin na napag-iiwanan tayo. Di ba nga, nakikita naman natin gano'ng ka-vocal yung mga basketball fans sa Philippines every time natatalo yung Gilas, di ba? So, parang bakit tayo noon as a basketball-crazed country pero wala pa tayong na-produce na top basketball talent sa buong mundo? So, kasi, for example, Brazil, ang football-crazed country naman siya. Pero sobrang dami na nilang football players na sobrang gagaling. Bakit sa Philippines wala pa din? Kahit halos lahat naglalaro ng basketball. Ano yung mali? Ano yung mali na nakikita natin? And maybe because I think yung nagiging issue kasi dito sa atin is instead of developing players, it becomes a business. That's the sad truth of the PBA na it's basically San Miguel Corporation versus MVP. Ganun na lang ang nangyayari, paulit-ulit na lang. So nakakawala na ng excitement sa PBA kasi alam mo na yung mga teams na malalakas talaga and alam mo na yung mga teams na mahihina. Walang cycle. Kumbaga, kung sino yung malakas, sila lang yung malakas. Sino mahina, sila lang yung mahina. And ayun nga, pati kaya tuloy yung mga players minsan, although I think this is a good move na instead of staying here, studying here, learning from the coaches here, mas pinipili lang mag-overseas katulad na lang ni Kobe Paras who spent 2 years in America.
maybe 3 years kasi pati high school niya, yung I think last 2 years ng high school niya doon niya in-spend. And he played, he almost played for UCLA before moving to Creighton. Kaya lang kailangan ng GPA niya. Oh, unfortunately, hindi siya ganun katalino. Pero matay yun, nasa UP. Oh. ayun nga, UCLA is a different university. Kaya, ayun nga, he got to play in the NCAA for Creighton. Although, spare minutes lang. Pero the fact na nandun siya sa roster ng Creighton and he got to play some minutes is a big thing already. And to be coached in a high level, nakatulad nun. Kaya, pagbalik niya dito sa atin, naglaro siya sa UP. Automatic 20 points per game scorer. Mythical 5 agad siya. So, ganun kalayo. Let's face it, guys. Ganun kalayo ang level ng basketball sa ibang bansa and sa atin. Mm. And I think kung walang mga players na magsa-strive pumunta sa ibang bansa. Kasi from the history of the players na pumunta sa ibang bansa, Japet Aguilar, si Bobby Ray Parks, tapos si Kobe Paras. Lahat sila naging super galing eh when they came back here. Mm. Japet Aguilar, parang after ng I think 1 or 2 seasons sa Ateneo, lumipat siya sa NCAA. Tapos, yeah, hindi man, let's sabihin na natin na hindi siya naging ganun kataas na, I mean, hindi siya nagkaroon ng ganun kataas na role sa team niya. Pero tingnan mo naman, nung bumalik siya dito sa Philippines sa PBA, superstar siya agad, di ba? Mm. So, And ayun nga, yung mga star players na yan, I think yung reason naman kung bakit hindi ganun kagaling yung, hindi naman sa hindi magaling, pero hindi sila kasing talent kagaling ng mga players in the top leagues. It's because yung development level nga dito sa atin. I mean, ikaw, ako, everyone starts up as plain, parang clay, na unmolded, walang shape, walang kahit anong form, walang definition ng kahit ano. Pero given the right hand na magmumold sa'yo into someone or into something that's good or something that's great, I think that all boils down kung sino yung humahawak sa'yo. And kung isang tao na Pilipino, I guess, isang player na bad na player, for example, maybe Kai Soto. He went to the big league agad, to the G League. Maybe those hands in the G League, yung mga coaches, trainers, yung management, they could mold him to be a player that's NBA level. And kung hindi man sila maging successful, nandiyan naman lagi yung PBA. Hindi man nawawala yan. Mm. Diyan mo, si Japet Aguilar, superstar. Si Parks, superstar. Mm. Talagang ano, kahit sabi mo hindi ka mag-prosper sa higher level, then ano, then come back to the Philippines. Ang nangyayari kasi sa atin, for example, with Jason Castro, he was scouted and invited by some NBA teams. Tapos hindi niya tinanggap. And in fact, I think he was being invited to be a part of an Australian team sa NBL. Mm-hmm. Hindi niya rin tinanggap dahil nga sa family niya. Parang ayun, yung sa family niya, hindi siya, parang ayaw niya iiwan yung family niya. So kung ako naman sa ganun, take it. Kasi gano'n ba kadalas na na-offera ng isang Filipino player ng mga ganong opportunity. Mm. So I understand na tatay siya, na hindi lang naman basketball yung trabaho niya. So my suggestion would be this. For the younger players out there, start young. Mm. Na immerse nyo na yung sarili ninyo to higher competitions. Even kahit hindi kayo yung pinapasok, hindi kayo yung ginagawang star player agad-agad. The fact na you are training at somewhere na mas mataas ang level, it already speaks volumes. Mm. And grab every opportunity that you get. Lalo na yung mga ganong mga one-time moments na hindi mo na makukuha ulit. Kasi gano'ng kadalas bang dadaan sa'yo yung mga pagkakataon na ma-offer ang anong ganon, di ba? Minsan, pag tumanda ka, pag ma-realize mo, maybe if I grab that opportunity, maybe that would have made a significant change in my life. So, yun. For players na na-offeran ng mga
kahit invites man lang or maybe a short contract sa mga overseas teams na or overseas leagues na would be considered a better league than the PBA, take it. So ayun, going back to Thirdy Ravena nga. Ayun, okay yun yung ginawa niya, and I hope mas marami pang players ang sumunod sa yapak niya to go elsewhere. Perhaps go sa China, mataas ang level ng basketball doon, go sa Euroleague, which is the second tier professional league just below the NBA. And hopefully itong si Thirdy ma-develop niya yung laro niya sa Japan, and maybe we'll see him soon in China or maybe in the Euroleague. Perhaps in the NBA, we never know. And considering nga na someone younger na tulad ni Juan Gomez de Leaño was almost considered to be going to the Euroleague, what more for someone na I'd say would be much more talented na katulad ni Thirdy going to the Euroleague? I think it's not impossible. And everything naman would be impossible kung di mo sinusubukan eh. Ganun. So, malay natin kung for the younger players out there, if you try to go big agad-agad, malay natin, yung mga breaks mo sa buhay, magkasunod-sunod and perhaps mapaganda pa. Kasi, nasasabi din to ng mga, for example, may mga bumibisitang NBA players or NBA coaches dito sa Philippines. Nagtataka sila bakit wala pa ring NBA player na Filipino. And nakikita nila yung potential ng mga Filipino players. So I think it's a matter of hindi tayo nagtatry mag-explore ng different environments. Parang we are sheltered dito sa kung saan tayo nasasanay. And kailangan nating kung gusto mo mag-improve, you have to put yourself in an uncomfortable situation. Which is one of the things na hindi nare-realize ng mga tao. And I think makakatulong yun, yung paglalagay sa mga sarili nila, yung mga players, in an uncomfortable situation para mag-improve sila. And if that means going overseas, leaving your family, or putting yourself as a priority than others, I think if you really believe that you can make it to the big league, just take that leap of faith, di ba? You never know eh. And so, hopefully, one of our viewers, baka kayo. Kayo na yung next na NBA player from the Philippines. Oh, we never know. Oh. Kasi ako rin man, nung bata ako, nangarap ako maging NBA. Lahat naman tayo nangarap. Lahat naman siguro tayo. Pero ayun, sadyang wala, hindi kinaya eh. Kaya kung saaling kayo susunod, shoutout nyo na lang kami. Tsaka donate na rin kayo. Magbubukas kami ng Patreon perhaps sa future. Pero, okay, so I guess that's it for this episode. So for this week, what is our inspiring quote of the week? Okay, so break na muna tayo sa mga NBA players, and I'd actually like to take one quote from the captain of the longtime captain of Gilas Pilipinas na si Jimmy Alapag. And ang sabi niya dito, "I will do my best and leave my heart and soul, as well as all the guys on the court, to get out for another win." So, grabe yung words niya, and talagang nakita natin na binuwas niya yung heart and soul niya, na not just yung team niya na Token Texas, but also yung Gilas Pilipinas. Siya yung reason kung bakit tayo nakapag-qualify nun sa World Cup. You can say na siya yung very long time. You can say na siya yung heart and soul ng team na yon. And yung emotions na binubuhos niya sa court, lalo na nung natalo natin yung South Korea. Kitang-kita mo yung puso nga, ang tawagin nila ng time, which is still the tagline pa rin naman ng team natin. And Jimmy embodied all of that. Imagine being around only 5'7", I think. 5'8". And sinusugod mo yung mga 7-footers ng Senegal, 'di ba? So talagang puso, and siya yung naging heart and soul ng Gilas Pilipinas for all those years na nakasama siya doon. And
we may not be a winning team, pero we are a team na a competitive as hell. So I guess that concludes this episode. Again, this is Palm Hoops Podcast. I'm Jem, and itong kasama ko si Jello. And we'll see you in the next episode. Yep. Peace out.